Kinamusta ni Kuya si Elisse matapos mabasa ang sulat ni Jerome. Anong pakiramdam mo tungkol sa sulat? Okay lang, Kuya. Nagulat lang po ako. Di ko rin po alam, Kuya. Di ko rin po alam yung naramdaman ko, Kuya. Basta po parang nung binasa ko po yung sulat, Kuya, parang nanginginig po ako. Sa palagay mo, kanino ba galing yung sulat na yun? Isa lang naman po yung taong nasa isip ko, Kuya. Alam ko po na si Jerome po. Ang taong nagsulat na yun ay lumapit sa akin. Dahil meron siyang isang kagustuhan na makausap ka muli. Pumayag ako dahil naniniwala ako na makakabuti sa iyo ito. Ngayong maipaabot na niya sa iyo ang mensahe niya, nasa iyo ang desisyon, Elisse. Dahil nag-aantay siya. Paglabas ng confession room, si Jerome naman ang kinausap ni Kuya. Nakausap ko na si Elisse. Aba? Tulad ng napag-usapan natin kanina, nasa kanya ang desisyon. Yes, opo. Binigyan ko siya ng isang oras para makapag-desisyon. Kung sakaling lumagpas sa isang oras, hindi pa siya nakakapag-desisyon, nangangahulugan na hindi na kayo makakapag-usap. Samantala, si Elisse agad kinonsulta ang ibang housemates sa pinagdadaanan. Isang tao na, yung isang person na hindi nakapasok. And ang inask daw niya kay Kuya, gusto niyang pumasok para makausap ako. Okay. Hindi ko rin alam for what reason. So, tinanong ako ni Kuya kung ano yung decision ko kasi nasa sa akin daw. Ang decision mo, pumapayag ka? I think it really depends on the time, like how long has it been. Parang, example, kuwari, it's been a month lang or two. It's been 3 months. And you think you want them back, but there's a chance that you just slowly. Yeah. Give yourself time. Sa palagay mo, bakit kanya gustong makausap muli? Di ko po alam, Kuya. Para mag-sorry po ulit. Familia, be updated with the Pinoy Big Brother housemates by clicking the subscribe button and watch all the latest videos by clicking the I button above.